Hey, what's up guys? Welcome to my channel. Ngayong araw guys, papakita ko lang sa inyo kung paano mag seal ID locking sa 936 na Zen firmware. Na natin na connect tayo sa ating 936. Open tayo browser. 192.168.1. Alam nyo naman siguro yung address nito. Yan, meron tayo dito LTE 4G. So magta-try tayo ng speed test. Pakita ko muna kung anong band. Login muna tayo. Pinalitan ko na yung password nito guys. Punta tayo sa device status. Naka-band 40 siya guys. 140 yan. Tingnan naman natin sa network settings niya. Yun, naka-ano nga siya, naka-auto. Yan. Ibig sabihin ng auto guys, kung ano ang pinakamalakas na signal na nasa agap niya, dun siya magkoconnect. Yan, band 40 nga yung pinakamalakas na nasa agap niya di. Sa band 40 siya nag-connect. Okay na yan, mag-speed test lang tayo. Loading lang muna. Yan, globe nga yung gamit ko, globe. Go. Yun, 49 ang ping. Mapalo ang speed. Ang download speed. Mahina yung upload niya guys, pero okay lang naman niya kasi download naman talaga ang importante sa internet. Gagamit ka lang naman ng upload kapag siguro meron kang YouTube channel or ano, mag-upload ka ng mga malalaking file. Tsaka mo lang siguro ito magagamit, pero ang palagi talaga or maintain, palaging ginagamit talaga ito ang download speed. So sa download speed tayo magbabase. Streaming din, gamit rin pala ito yung upload sa streaming. Kailangan malakas yung upload nyo kung streamer kayo ng games. Magtry naman tayo ng ibang band, hindi tayo mag-auto. Punta tayo sa band 1 tayo. Magsugod tayo sa band 1. Ito, i-uncheck na natin ito kasi hindi natin kailangan to. Ito kasi 2G saka 3G kasi ito na mga band. Ito. Hindi natin kailangan yan. 4G yung atin. Yan. Check tayo ng band 1. Apply. I-LTE rin natin ito. LTE. Yan. Okay. Successful. Open tayo. Refresh lang tayo nito. Tingnan natin kung may signal ba. Uy, walang signal ang band 1. Walang signal. Lipat tayo sa band 3. Apply. Testing successful. Yun, meron na signal. Check lang tayo. Speed test lang tayo ulit. Huh?
lumabas na. Speed test tayo ng band 3. Medyo ano, mababa yung ping. Yun o, mapalo yung mapalo rin ng band 3 o. 9 point something. Okay, 10. Konti lang yung difference nila tong band 41, oh, band 40 pala. Tsaka meron siya maganda yung ano, upload speed niya, ang band 3. Ilista nyo ko, pwede nyo ilista kung anong bandang malakas sa inyo para alam natin kung saan tayo maglalak. Punta naman tayo sa my settings. Login ulit tayo. Punta naman tayo sa band 41. Alam naman natin itong band 40, di ba? Nasa 9 din yung speed nito. 9 something. Ang download nasa 0, 0 point something lang siya. Ang band 3, 10. Umabot siya ng 10 Mbps. Pero ang upload speed niya is halos 3 Mbps pala yung ano niya, yung upload speed niya. Punta naman tayo sa band 41. Setting successful. Check tayo kung may signal. Merong 1 bar. Okay. Speed test lang tayo. Refresh na lang. Refresh, refresh. Duda ko mahina tong band na to kasi tagal siya mag response. Antay-antay lang tayo. Go tayo, speed test sa band 41. Masyadong mahina ang band 41 guys. Halos di niya kaya i-loading ang speed test. Refresh tayo ulit ha. Yun nga guys, hindi na siguro, hindi na natin to, hindi na tayo mag-speed test sa band 41 kasi masyadong mahina. Dalawang band ang meron tayo internet na okay-okay, hindi dito ang band 3, which is mas malakas ang upload speed ng band 3 kaysa sa band 40. So pwede kayo mamili dyan sa dalawa kung anong band na ilalak nyo. Ang aking lalak band 3 kasi umalo siya ng 10 Mbps tapos meron ka pang upload speed na halos 3. 2.99 yung download speed nito. So ang gagawin lang natin, band 3, apply. Punta tayo sa system, device information. Dito band 3. Ilista lang natin to band 3. Tapos itong earn FCN. Yan, download and upload. Kuhain lang natin to 5 digit nito sa earn FCN niya. Yan, pwede nyo isulat, memorize, ano ba, etc. Memorize yung ganda lang sa akin. 19525.
Tapos band 3. Tapos kailangan rin natin ng to PCI 370. So ang i-memorize natin B3 19525 370 PCI. Yan, ilalagay natin doon. Punta na tayo sa mobile network. Band natin is 03, which is band 3. PCI is 370. Frequency natin is 19.525. Yan. Yan ang naman ang kailangan natin. At saka ilalak na natin siya. Nagre-reboot yung modem natin, guys. Yun lang po. Salamat.